Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos muli bilang isang pamilya upang sama-sama tayong magpasalamat, magalak, at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Patuloy ang ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. At ngayong ika-apat na linggo, tayo'y nagagalak sapagkat papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw. Papalapit na ng palapit ang mga panahon na ipinakita ni Hesus Nazareno kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga't ipagdasal natin na ating makita ang kabutihan, awa, at pag-ibig ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa mga panahon tayo naging bulag sa kabutihan ng Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Jerusalem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata.
At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong palakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na anda ang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lamang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po siya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang taong makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta. Sagot niya, sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamban niya si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa
dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat, nagtitipon, Linggo, araw ng Diyos, araw ng pasasalamat, araw ng ating pananampalataya. At tayo'y narito sapagkat tinawag niya tayo at nais niya tayong makita at nais din natin siyang makita. Kaya nga bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Karamihan po sa inyo, natitiyak ko, pagpasok sa simbahan ay dumaan sa Puerta Mayor o sa gitnang pintuan. Kung matanong ko kayo, lalo na sino ba dito yung laging dito nagsisimba tuwing Linggo o araw-araw nagpupunta dito o Linggo-Linggo, taas nga ang kamay. Ayan, no? Marami rin po. Sino rito po yung first time magsimba sa Quiapo? Meron bang ngayon lang? Ayan, welcome po. Matanong ko kayo nung kayo pumasok sa Puerta Mayor, sino po sa inyo ang nakakita o napansin nung mga estatwa o imahe na nandun sa may harapan? Siguro iba sa atin, biglang napalingon sa likod, ah, may estatwa pala doon. Minsan kasi siguro, lalo na pag Linggo, medyo nagmamadali tayong pumasok, lalo na naghahanap na kayo ng mauupuan o nakatingin ng iba sa inyo kagad sa mahal na Senyor, kaya pagpasok, diretso ang tingin, pasok agad. Sa mga nagsabing, Father, napansin ko nga may estatwa doon. Pero ilan kaya sa atin yung nakapansin na lima ang estatwa na nandun sa harapan? Yung mga nagsiserve po sa atin na madalas nandito sa simbahan, halos araw-araw, napansin kaya natin yon? At sa mga nagsabing, Father, lima yon, napansin ko nga, lima yung estatwa. Sino kaya sa atin yung talagang nakita at napansin na yung limang estatwa na yon ay sumasagisag sa limang misteryo ng hapis na dinarasal natin sa rosaryo? Siguro iba naman sabihin sa atin, ay, limang misteryo ba yun ng hapis? Bakit ko po naitanong ang mga bagay na ito? Mula sa nakita, napansin, at talaga bang na busisi at natignan natin? Dahil sa buhay ng tao, maaaring ganun din ang mangyari sa atin. May mga bagay na hindi tayo nakikita, meron namang bagay na nakita natin pero hindi naman natin talagang napansin, at meron namang nakita pero hindi naman natignan. Ang ganda ng wika natin, may iba-iba palang level yung pagkakakita natin. Kaya nga matanong ko rin iba sa inyo, nakita nyo ba nandiyan si San Jose sa altar, sa ating santuario? Baka iba sa ay, nandiyan pala si San Jose. Kasi nga, nakatingin tayo sa mahal na Senyor, nakatingin tayo sa altar, pero nandun pala sa gilid kasi magpipiesta siya bukas. Inilipat natin ang kapistahan niya bukas. Pero nandyan siya. Pero iba siguro sa atin, ay oo nga, nandyan pala siya. Hindi naman siguro bulag tayo. Pero bagamat may mata tayo, minsan limitado ang ating pagkakakita. Kaya nga minsan masabi natin, ay nakita ko pero hindi ko napansin. Ay napansin ko pero hindi ko talaga natignan. Kasi pag sinabi niyo raw pong tinignan mo, binusisi mo, inisa-isa mo, pinag-aralan mo, at talagang natuklasan mo. Bakit po ako nagsasalita ng mga ganito ngayong linggong ito? Sapagkat narinig natin sa Ebanghelyo ang kwento ng isang himala
ng isang tanda na ginawa ni Jesus sa Sareno. Pinagaling niya yung bulag. Yung bulag na hindi pa nakakakita mula nung siya'y ipinanganak. Pero napansin nyo, parang komedya yung nangyari. Sa bandang huli, yung bulag ang nakakita at nakatuklas kay Jesus Nazareno. Samantalang yung mga may mata, yung mga Pariseo, yung mga taong nakakita nung himala, sila ang hindi nakatuklas kay Jesus Nazareno. Nakita niyo po yung kabalintunaan? Yung bulag ang nakakita. Yung mga nakakakita, sila pala ang bulag. Ito ang ating ipagdasal, mga kapatid, na tayo magkaroon ng tunay na pananaw. Katulad ng tanong ko sa inyo kanina, minsan sa buhay natin, dumadaan na pala ang Diyos. Katabi mo na pala ang Diyos. Halos sumisigaw na ang Diyos sa pagpaparamdam. Pero hindi pa rin natin siya nakikita. Bakit hindi natin siya nakikita? Siguro nga katulad kanina, nagmamadali tayo. Ganun daw sa buhay, pag masyado ka nagmamadali, hindi mo nakikita ang dapat mong makita. Masyado kang abala, masyado kang nag-aalala, hindi mo nakikita tuloy yung dapat mong makita. At yung mga Pariseo, ano raw ang problema sa kanila? Akala nila, alam nila lahat. Yun daw ang pinakamahirap. Ang taong nag-aakala na alam niya ang lahat, hindi niya makikita at matutuklasan si Jesus Nazareno. At ang nakalulungkot pa, sa halip na nakita nila yung himala, yung magandang nangyari dun sa bulag, ano nakita nila? Ay, nilabag niya ang batas. Ay, hindi yan sa Diyos. Demonyo siguro yan. Nakakalungkot yun dun, mga kapatid. Hindi mo makita yung kabutihan na nangyari. Ang lagi mo nakikita, yung kapangitan, yung kakulangan. Pag ganun daw ang tao, napakalungkot ng buhay ng taong yun. Ngayong linggong ito, kaya po kami nakarosas, Laetare Sunday, Linggo ng Kagalakan. Kung gusto mo raw maging magalak, makita mo ang kabutihan ng Diyos. Huwag pa na yung pangit. Huwag pa na yung kulang. Huwag yung wala. Pag lagi daw ganun ang hinahanap mo, tinitignan mo, maaaburido ka lagi sa buhay. Malulungkot ka lagi, madedepress ka. Pero kung sinisikap mong tuklasin ang ginagawa ng Diyos, ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, maliliwanagan ka at tunay kang magagalak. At yun ang ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, sabi ni Jesus Nazareno, ako ang liwanag ng mundo. Ang nasa panig ko, hindi na magugupi ng kadiliman. Ang nasa panig ko, ang lalakad sa landas ng kaliwanagan. Ang mga nais makita ang liwanag ni Jesus Nazareno, ang mga nais makita ang kabutihan ng Diyos, ang mga nais itakwil ang kapangitan at kasamaan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, wala na tayo sa kadiliman. Nasa landas na tayo ng liwanag nung tayo'y binyagan. Mga kapatid, hayaan nating makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung sarili natin.
Hindi yung kapangitan na nakikita lang natin lagi. Opo, hindi natin itinatatwa. Maraming pangit, maraming hindi maganda, maraming kulang. Pero huwag natin kakaligtaan, naririyan ang liwanag ni Jesus Nazareno. Naririyan ang magagawa ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, nung naghahanap si Samuel ng magiging susunod na hari ng Israel, hindi pinili ng Diyos yung mga magagaling, yung mga matitipuno, yung marami ng nagawa. Hindi daw yun ang tinitignan ng Diyos. Pinili si David sapagkat alam ng Diyos, sa taong ito, may magagawa ako. Ang taong ito, hindi puno ng kanyang sarili. Ang taong ito, bukas at hayaan niya ang lakas ng Diyos, ang umiral sa kanyang buhay. Tandaan niyo yun mga kapatid. Pag tumitingin ng Diyos sa atin, hindi niya tinitignan lang kung anong ginawa mo. Ang titignan niya kung ano ang magagawa niya sa iyo. Ulitin ko po yun. Ang hinahanap ng Diyos kung ano ang magagawa niya sa iyo. Papayagan mo ba si Jesus Nazareno? Tulungan kang magpatawad? Tulungan kang magsabi ng totoo? Tulungan kang magmalasakit at maglingkod? Hahayaan mo ba si Jesus Nazareno ang magpatakbo sa pamilya mo? Ang turo ni Jesus Nazareno ang siyang umiral sa kabuhayan mo? Sapagkat ang pinipili ng Diyos, yung mga taong hindi puno ng sarili, mga bulag na yon, mga aburido yung ganun tao, pero ang pinipili ng Diyos, yung may galak, yung bukas ang sarili, yung hinahayaan ng Diyos na may gawin sa kanila, kaya naman nakikita tuloy nila ang lakas ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala ako kaya tayo naririto ngayon, gusto natin makita si Jesus Nazareno. At natitiyak ko din, gustong gusto ni Jesus Nazareno, makita tayong lahat. Magdasal po tayo na hindi lang makita natin ang larawan at imahe ni Jesus Nazareno, kundi makita natin ang kanyang pag-ibig, awa, ang kanyang kapangyarihan na umiiral araw-araw sa ating buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami dahil gusto ka naming makita. Narito po kami, nagpapakita kami sa iyo. Tulungan niyo po kaming makakita sa buhay. Makita, higit sa lahat, hindi ang kapangitan, ang kakulangan, ang hindi maganda sa buhay, kung hindi, higit sa lahat, makita namin ang pag-ibig, awa, at kapangyarihan mo araw-araw sa aming buhay. Sapagkat kapag kami iyong niliwanagan, makikita namin ang iyong pagbabasbas. Pagpalain niyo po kami lagi, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay habang ating itutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Diwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tabis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna pong lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ibadalangin natin, makita natin lagi ang awa at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pag-amatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoon, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagiging bulag dahil sa pagiging makasarili, dahil sa galit. Dahil ayaw namin tumanggap ng paggabay, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba. Liwanagan niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Hesus Kristo, ang ating liwanag at kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang ina niya yan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement po, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection. Sa darating na March 21, Martes, ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar.
Maraming salamat po. Inapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito at sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno, tinutulungan tayong makita lalo't higit ang mga dukha upang tayo'y magmalasakit at magmahal sa kanila. Kaya huwag po tayong maging bulag sa kasalanan, sa pagiging makasarili. Ipagdasal po natin na lagi tayong maliwanagan ni Jesus Nazareno para makita natin ang awa, pag-ibig, kabutihan at kapangyarihan ng Diyos tuwi na sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.